Magandang araw po. Salamat po sa Diyos sa isa namang mabuting pagkakataon pinagkalob sa atin. Welcome back po sa aking YouTube channel. Ako po si Junan Padua. Sa pagkakataong ito, samahan niyo ako, ibahagi ko sa inyo ang masustansya na pagkain ng lemongrass or tanglad. Ang atin pong sangkap ay mayroon po tayong 5 stock ng tanglad. Mayroon tayong 2 saging na saba. At meron tayong 3 kalamansi. Ang tanglad ay na-research ko na rin ito at sinama ko rin ito sa aking regular diet. Ang isa sa kagandahan ng tanglad, makatulong siya sa pagpatay ng cancer cells, kaya mahusay siya sa mga may cancer. At nakapababa din po siya sa blood pressure, gamot din siya sa lagnat, at nakatulong siya sa flu at cold. Nakatulong din siya sa digestion. Makabawas siya sa stress, makapamparelax po ito ang kaniyang tsaa nito, ang kaniyang tea. At nakabawas din ng timbang dun po sa mga obesity. Mahusay din po ito, makatulong sa gout, arthritis at rheuma. Mayroon siyang antioxidant, makatulong din siya sa pagdetox ng ating mga katawan. Mayroon siyang analgesic, kaya pwede siya painkiller or pain reliever. Makatulong din siya sa diarrhea at pananakit ng tiyan. May antibacterial siya at antifungal. Ang isa na kagandahan ng tanglad, dahil mabisa siyang panlinis ng kidney at panlinis ng atay. Makatulong siya sa mga mabahong hininga. At marami pang iba. Ang kagandahan ng tanglad, mula po sa kaniyang ugat, sa kanyang stock, dahon at hanggang sa bulaklak, papakinabangan po siya. Pwede po siya panghalo ng mga lutuin, pang ilalagay sa tiyan ng litson, gaya ng litsong manok, pampawala siya ng lansa. Ilala din siya na tsaa or tea. At ang ibahagi ko sa inyo ngayon, gawin natin siyang smoothie para manatili po ang kabuhan ng kaniyang nutrina, hindi siya mabawasan. Kainin natin siyang hilaw. Na-research ko na rin ang lemongrass na pwede siya kainin hilaw, edible. Ang partila nating kunin, mga 1 dangkal po siya, 5 lang ang kailangan natin. Balatan natin siya hanggang sa malambot. Putulan natin dito. Ang kukunin natin siya bandang ubod, yung malambot na parte sa tanglad, yan po ang pwede kainin. Ganito, malambot na siya. Yan o, malambot siya. Tapos ito kunin natin. Lahat ito kunin natin ng matigas na parte. Take note lang, hugasan ng mayos. Ibabad natin sa baking soda, sa 1 kutsarang baking soda, 1 litrong tubig. Ibabad sa loob ng 20 minutes. Pagkatapos banlawan, ito na siya ngayon. Hiwain natin siya ng pino para madali lang siya na blender. Kaya lalagyan natin ng saging. Ito po ating pangtimpla para lalo siyang masarap at dagdag sustansya. Bigyan natin ng kalamansi. Lagyan natin ng tubig. Yung tubig niya pareho lang dami ng ating grigin. Tama nito mga sambay. Importante lang na madurog siya na maayos para hindi siya mahirap inumin. Ang bango. Nangamo yung tanglad. Lagyan natin ito sa ating baso. Pwede natin inumin 30 minutes bago tayo mag-almusal. At kung hirapan kayo magdumi, pwede natin inumin 1 oras bago matulog. Inumin ko na mga sambahay. Inumin tayo.
sarap po dahil doon sa ating hinalo na saging. Balance lang po ang lasa dahil doon sa ating lagay na calamansi. Sana po ay nakabahagi po ako sa inyo sa maliit na paraan sa pag-smoothie ng tanglad. Salamat po sa lahat ng nag-suporta sa aking channel. Sa lahat po ng nag-subscribe. Sa mga baguhan pa lang, paki-subscribe po. Like, share, at panoorin na rin ninyo ang MCJ channel. Marami kayong matutunan na mga katwiran patungkol sa panampalataya. I-like na rin ninyo, i-share at pindutin ang notification button para updated kayo sa marami pang i-upload na mga videos. Ingat po tayo palagi, sana po ay samahan tayo ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa pagbibigyan nyo ng oras sa inyong panonood. Maraming salamat po sa Diyos.